Hello mga mamshi! Welcome back to my channel and i-share ko naman po sa inyo kung paano ko pinlano ang binyag ni baby, mga magkano ba yung mga nagastos ko lahat-lahat. And tomorrow na po yung binyag ni baby, ngayon gabi na, 7 PM na ngayon, bukas binyag niya na, kaya maaga kami matutulog, maaga ko matutulog. Ganyan po siya, bibinyagin na siya bukas! Yes po, bukas, mga 9 AM na yung punta namin sa simbahan. And gusto ko rin i-share sa inyo, lalong-lalo na sa mga new mom dyan, sa mga first time mom like me, katulad ko, kung paano ba magplano ng binyag. Kasi wala din ako masyadong alam eh. Bali, humingi lang din ako ng tulong sa mga mami na, sa mga friends ko na mami na, kung ano ba yung mga accessories, ano ba yung ng binyag, ano ba yung itsura, o paano ba mag-arrange ng binyag. And syempre, share ko na rin po sa inyo at mga magkano ba yung mga nagastos ko, kung nakatipid ba ako o napamahal. Kaya malaman nyo yan mamaya. So ngayong gabi, papakita ko naman po sa inyo yung susuotin ni baby bukas. So ito po yung susuotin ni baby bukas. All white. All white siya. Sa SM department ko na to binili eh, kasi yung sa online medyo hindi maganda yung tela. Ito medyo makapal to eh. I think nasa 500 pesos siya. Ilalagay ko na lang po sa description box yung mga nabili ko. Isulat ko na lang doon. Tapos ito yung sapatos niya, sobrang cute. Sa Shopee ko po ito binili. Yan, lahat po ilalagay ko na lang sa description box. Ilalagay ko na lang doon or sa comment section. Nasa ano lang ito mga mamshi, 160 pesos. Sobrang mura tsaka sobrang cute. Tapos, pagkatapos naman sa simbahan, ito yung susuotin niya sa venue. Kasi po itong all white, mainit po ito sa katawan eh. Kaya, ito yung susuotin niya pagkatapos ng binyag sa simbahan. At least cotton yung tela. Sa Shopee rin ito mga mamshi, 300 plus lang ata ito eh. Yan. Ang cute! Sobrang cute! And may dinagdag din akong isang damit in case na ayaw nyo nung isa. At least kahit pa paano, may choices ako. Yan. Ang cute! Diba? So, yun po yung susuotin ni baby bukas and matutulog na kami. Kaya, see you later! Good night! Good morning, mamshies! Yes, today na po yung binyag ni baby at paalis na rin kami. Papunta na kami ng simbahan. And yan siya, tulog. Paalis na rin kami kasi 9 AM daw yung start ng binyag. And see you. Ay, kung makikita nyo, may pimples ako. Ngayon pa talaga nagka-pimples. Ang ganda ng timing niya. And yes, napunta na kami ngayon sa simbahan. Kaya, see you! Thank you.
So, hello mga mamshi. Dito na kami ngayon sa venue. Ayan, yan yung mga bisita. And kung makikita nyo, ang ganda ng view. Ayan, diba? Sobrang sarap ng hangin dito. And yung pimples ko, kitang-kita pa din. So, ngayon, busy-busy muna ako. Kita-kit tayo mamaya. Bye! Bakit ikaw nakamuringos? Ha? Ano? Binyan mo today? Nakasalubong na. Ayan yung mga nina. Hi ka naman sa vlog ko. Nag-vlog kasi ako, ma'am. Ayan, nandito ngayon ang aking best friend. 50-50 pa yan nung in-invite ko. Buti nakapunta. Kaya nga, buti nakarahos. Talagang inuna niya yung lesson. Minsan lang pa. Yes, naanak ko to. Hi, Ninang! Hi, Ninang! Picture tayo. Balik mo nga, dali. Nag-vlog kita. Paano magpunas ang mahirap? Ano ang punas mahirap? Para magpunas ang mayaman? Siyempre! Magkakaya mayaman! Ano ba mayaman ako? Ano yung mayaman? Yung design? Ano yung mayaman? Tuto! Ang saya nyo, no? Kung umuho yung mayaman. Ano yung mayaman? Ano? Ano yung mahirap? Pero pag mahirap, may problema pa. Si daddy, oo. Si daddy, oo. Ano, baby? Lakas ang mga binata sa damit mo. Huwasan ka ba? Ubu! Hello mga mamshi! Yes, I'm back again. Ngayon ay gabi na. And bagsak na siya. Yes, pauwi na din kami. Nakakapagod. Pero okay lang. Worth it lahat kasi at least nakaraos kami sa Binyag ni Baby today. And isa na po siyang ganap na Kristiyano. Isa na siyang ganap na Roman Catholic. Yes. And thank you kay Lord kasi nakaraos kami sa araw na ito at naging masaya din naman yung Binyag ni Baby. And thankful din ako sa mga in-invite ko, especially Ninong and Ninangs. Pumunta talaga sila, grabe yung effort nilang magbiyahe kahit malayo, kaya sobrang thank you po sa pagpunta. And ngayon, gabi na, 7 PM na ngayon. Umuwi kami kanina, mga 2 PM, kaso medyo busy pa ako kanina, kaya ngayon na ako nakagawa ng video ulit. Continue na natin to bago ako maghilamos kasi ang haggard ko na. Tsaka yung pimples ko, yan. Andyan pa rin siya. Talagang malaki na ulit yung pimples ko. And isi-share ko na rin sa inyo kung magkano yung bill sa venue. Lahat-lahat ng nagastos namin. I-share ko na rin. Yung bill ko po sa venue, kung nakikita nyo kanina, may handa na siya. Bali, tabing resort yun. Resort siya na may tabing dagat. Yes. Ang ganda po ng view, sobrang ganda ng hangin, sobrang sariwa. Dito po yon sa Iloilo. Sa mga hindi po nakakaalam, andito po ako sa Iloilo, pero hindi po ako Ilongga. Kasi po yung daddy niya, dito lang nag-work sa Iloilo, kaya dito rin kami nag-i-stay. So, yung venue po, dito rin po yan sa Iloilo, and andito po kami sa estansya. And yung nabayaran namin sa venue, lahat-lahat, nasa 18,000. All-in na po yun, kasama na yung pagkain. Okay lang din yung price niya kasi medyo marami-rami din yung 40 na tao. Tapos, plus yung lechon. Kung nag-order ako ng lechon kasi sabi nila kapag may okasyon, dapat daw may lechon. Sa ating mga Pinoy, kapag ka may okasyon, hindi talaga nawawala yung lechon. Kaya, kumuha ako ng isang buo. Nasa 7,500 siya. Medyo malaki po yun. Nasa 40 kilo yata. Kaya, medyo pricey, pero okay lang kasi at least yung mga bisita ko nakapag-take out ng lechon. Yes, marami po silang nag-take out. Kaya okay lang sumobra, wag lang makulang, wag lang mabitin. And I think lahat-lahat ng nagastos sa Binyag ni Baby, I think mga nasa 25,000 lahat. Hindi po kami nakatipid at hindi rin kami napamahal. Bali, sakto lang siya para sa mga bisita, yes. Kasi medyo marami yung 40, kaya
dinamihan namin yung handa sa venue. For me kasi, mas okay nang sumobra yung food. Mas okay nang sumobra yung pagkain kesa magkulang. Yes po. Nakakahiya naman po kasi diba kung kulang yung pagkain. And ang mahalaga lang naman po sa amin is mabinyagan si baby. Kaya thank you dahil nabinyagan na siya. And advice ko rin sa inyong mga new mom, kung balak nyong magpabinyag kay baby nyo, mas better na mag-focus kayo sa souvenir and sa food. Yes. Kung balak nyong kumuha ng venue or sa bahay, okay lang din. Basta ang mahalaga maano nyo yung mga bisita, yung mga ninong and ninang sa handa and sa souvenir. Yes. Hindi naman kailangan ng mamahal yung souvenir. Sa akin niya, tag 60 pesos lang yung isa nun. Eh. Kung nakita nyo kanina, diba, parang mga angel-angel, ganon. Pinagawa ko lang din yun sa mga nagagawa ng mga souvenir. Kahit saan naman po meron yan. And advice ko rin po sa inyo, kung kukuha man kayo ng ninong and ninang, siyempre, yung kunin nyo na is yung kaklose nyo. Close nyo, kaibigan nyo, kaibigan ng asawa nyo, ganon. At least, diba, kumbaga godparent yan sila. Kaya, mas better na kaibigan nyo talaga yung kunin nyo. Hindi yung kukuha kayo ng ninong-ninang na hindi nyo masyadong kakilala or kakilala lang. Kasi mas better na kaibigan nyo talaga as in kilala nyo. And okay lang naman po yan kahit konti yung ninong and ninangs niya. At least, ang mahalaga yung mga kinuha nyo talagang lalapit sa inyo. Ganon, diba? Yung talagang willing. Yung bang maano yung loob nyo sa kukunin yung ninang, magaan yung loob nyo, syempre. At thank you rin mga mamsi sa panonood at sinamahan nyo rin kaming i-celebrate itong binyag ni baby. And sana nagka-idea kayo kahit papano mga new mom dyan. And sa mga bago po dito sa channel ko, don't forget to subscribe para may mga update pa kayo sa mga next video ko. And good night and thank you for watching. Magpapahinga na ako. And ito na yung pimples ko.